isang babaeng pinasuso ang kanyang sariling ama. Makikita natin sa litratong ito ang isang babaeng anak na pinasuso ang kanyang ama. Maaaring sa unang sulyap natin sa larawang ito mapapaisip tayo na negatibong bagay at tila ba hindi normal sa paningin nating mga tao. Ngunit ang litratong ito ay may natatagong kwento na tsak pupukaw sa iyong damdamin. Ito ay isang totoong kwento tungkol sa isang matandang lalaking nangangalang Simon. Nahuli siyang nagnakaw ng isang tinapay para ipakain sa kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad nahuli ang lalaking ito at pinarusahan. Sinintansyahan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkulong at hindi pagpapakain dito hanggang sa mamatay ito sa gutom. Sa likod ng ating mga isipan, hindi naman yata makatarungan na kamatayan para lamang sa pagnanakaw ng isang tinapay. Sadyang may masasamang tao talaga sa mundong ito na kapag mahirap ka, lalo kang pahihirapan dahil hindi ka nila kauri. Ang matandang lalaking ito ay may isang anak na babae na nagngangalang Peru. Kapapanganak pa lamang niya ng ilang buwan at nagpapasuso pa sa kanyang limang buwan na sanggol. Nagmamakaawa ang kanyang anak sa gobyerno na kung maaari ba niyang dalawin ang kanyang ama hanggang sa ito ay mamatay. At para hindi magmukhang masama ang gobyerno sa mata ng lipunan, pinayagan nila ang anak ni Simon na dalawin ang kanyang ama. Mahigpit ang mga bantay sa kulungan at ipinagbabawal ang pagdadala ng pagkain sa mga bilanggo. At nang makapasok na ang anak sa kulungan ng kanyang ama, nanlumo ito dahil sa kanyang nasaksihan. Sobrang nanunuyo na ang bibig at unti-unti nang bumabagsak ang katawan nito dahil sa gutom. At para mailigtas niya ang kanyang ama sa kagutuman, sekretong pinasuso ni Pero ang kanyang ama. Ginawa niya ito kahit alam niya na pag nalaman ng bantay sa kulungan ang kanyang ginagawa, mapapatawan din siya ng kaparusahan na kagaya ng kanyang ama. Araw-araw niyang dinadalo at pinapasuso ang kanyang ama ng kanyang gatas para maibsan ang uhaw nito. Lumipas ang ilang buwan. Nagtataka na ang mga kawal kung bakit hindi pa namamatay gayong hindi na ito nakakakain ng ilang buwan at dahil dito, minanmanan nila ang babae at nahuli nila sa aktong pinapasuso ang kanyang ama. At dahil sa kanilang nasaksihan, kinaladkad nila ang babae papunta sa hukom upang hatulan ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang hukom ay nahambag sa babae. Dahil nalaman nila ang pagmamahal na pinakita nito sa kanyang ama at dahil dito inutos ng mga hukom na palayain siya kasama ang kanyang ama. Ang kwentong ito ay naging tanyag sa buong mundo. At alam niyo bang isa ito sa pinakamahal na painting na ginawa ni Peter Paul Rubens? Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutang i-like ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong panonood.